tayong update sa ating apple tree na nasa backyard namin. So, ready na siya. Pwede na siyang ma-harvest. Ayan. Dati, namumulaklak pa lang siya. So, ngayon, red na ang kanyang bunga. So, ito siya, mga kapinas. Ganyan siya kaliit. Ganyan siya kababa. Para siyang dwarf. Bunga niya, ganyan lang. Kahit bata, pwedeng mag-harvest. Sa liit ng, puno. Pero hitik na hitik sa bunga. So, ito siya. Ayan. Medyo marami. Hindi kayang, ubusin pang one time. Ayan, may nahuhulog. Kasi nga, hindi na kayang, kunin. Para kainin. Harvest time na. Ganyan siya kahitik mamunga. Ayan mga kapinas. Sobrang daming bunga. Pero kasi lahat ng bahay dito may mga sariling apples, pears. Kaya walang hingian kasi sobra-sobra pa sa kanila yung kanila eh. Hindi masyado sila mahilig kumain din. Tsaka sa isang puno pa lang, kung ganito karami ang kanyang bunga, hindi mo talaga kayang ubusin. Eh sila dito, hindi sila mahilig mag apple cider. Hindi sila ayaw nila yung maasim. Hindi sila oriented sa suka. Kaya sa bahay, ako lang din ang gumagamit ng apple cider. Ayan, tingnan nyo. Hindi ko na siya iha-harvest kasi wala akong mapaglagyan sa ref. Mapupuno lang siya at nang mabubulok lang. Yung kapitbahay din namin doon, ang dami din ng kanyang prutas. Basta panahon ng summertime, yan, season ng mga dito, berries, mga strawberries, mga blackberries. Merong yung plum, meron akong video doon. Kung pwede ko lang talaga itong ipadala sa Pinas, kasi ang mahal ng apple sa atin. Dito naman ang mahal saging at saka mangga. So, pwede exchange na lang tayo. Kasi nakakamiss din ang mangga at saka saging. Ayan. So, ang ginagawa lang dito, kasi maraming nahuhulog. Pag naglinis kami, tinatapo na lang namin doon sa dump site. Kasi hindi ka pwedeng maglagay lang dito ng basura eh. Kailangan mo siyang itapon. So, minsan nagkalat lang ang mga prutas doon kasi kailangan nilang i-dispose, itapon. Sayang. Overwhelming lang kasi kung katulad sa akin, hindi pa ako sanay na maraming natatapon na prutas. Tapos ang mahal sa atin. Maliit lang siya pero sobra-sobra na kumamunga. Kadami ng apple sa neighborhood. Walang bibili nito. So, ayan. Ang hitik na bunga ng apple. Isang puno pa lang yan. Itong yan, yung mga neighbors namin. Lahat yan, may mga apples. Mahangin lang. Doon sa banda doon, meron din kaming apples. Pero hindi lang masyadong maraming bunga. So far, yan lang. Tapos, yun siya. Meron kami yung chicken ko. So, ayan lang ang aking update sa aking apple tree. Nahitik na hitik sa bunga. Natatapon lang.
kasi hindi kayang ubusin. Pag hinarvest ko naman kasi ito, mapupuno yung ref, eh wala na mapaglagyan ng ulam. Tsaka wala, hindi talaga kayang kainin. Kaya i-video ko na lang para at least pag nagutom ako ng apple, pag hindi na siya season, tingnan ko na lang siya. Isang sanga. Ganyan siya mamunga. Matamis siya. Pero sa dami, hindi mo na ma-appreciate. Parang mangga lang sa kanila yung apples. Ordinary lang ito sa backyard dito. Basta medyo malamig na country, yun yata yung ano gusto niyang apple. Pero syempre pagka winter time, mag frozen na yung ano puno. Every summer time lang siya dito mamunga. As in very abundant talaga ng fruits dito pagka summer time. So ayan mga kapinas. Very red na siya. Tapos natapon lang. Sa hangin, nahuhulog lang siya. Kasi mahangin, windy dito. Malamig ang simoy ng hangin kahit may araw, malamig. Kakatuwa lang tingnan kasi ito yung ating mga regalo sa kalikasan. Kaya magtanim para may aanihin. Diba? Kahit ano lang, gulay, sa paso, kung walang masyadong space. Kasi ako, meron din ako dyan sa glass house na yan. Yung maliit lang. Tanim ako dyan ng ano, kamatis. Tingnan muna natin. Segway muna tayo sa apple. Tingnan ko lang itong aking. Pag mainit siya, automatic siya na nag-o-open. Tapos pag malamig, magko-close yan siya. Kusa. Ayan, kailangan ko na i-harvest. Madami na akong na-harvest eh. Ayan, maliliit na kamatis. Cherry toto ang tawag nila. Medyo matamis kasi siya. I-compare mo sa normal lang na kamatis. Kaya ito pa lang, pwede mo na siyang kainin. Matamis siya, hindi siya maasim. Kasi pang salad-salad nila. Ayun, marami pa siya. Madami na ako talaga nakain dito. Ayun. So, yan lang ang update ko. Kung ano-ano na lang tinatanim. Kasi sayang naman. May space. Tapos yan, meron akong konting ano. Para lang kasi sa akin. Dahil dalawa lang kami. So, meron siyang ano, bago pa lang kasi, meron sitaw yan siya na maliliit. Hindi siya masyadong mahaba, maliit lang. Tapos may isa akong lettuce, hindi rin kayang kainin, parang matanda na nga siya eh. Ayan siya, mga strawberries, yan yung mga binibideo ko na napapakinabangan namin. So, yun, back to sa star ng aking video ngayon. Kung sino po ang ano, nakapanood nung video ko na namumulaklak pa lang, ito na yung siya ngayon. Season ng apples, malapit na namang matapos. So, yun siya. Napapabayaan na lang yan, nahuhulog na lang yan siya kasi sasakit naman tiyan mo, kakakain ng sobra-sobra. Hitik na hitik sa bunga. Yun siya, yung maliit na sanga na yan. Yun siya, ang bunga. Yung iba, meron siyang ano, syempre, hindi mo maiwasan. Merong mga hindi siya maganda, ayan, katulad niyan. Pero, natural naman yan siya. Kasi wala kaming nilalagay na ano, pesticide. As in, wala talaga.
tinanim lang dyan, tapos iniwan, parang ganyan lang. Ayun, sumayad na sa lupa yung ano, sa bigat ng bunga. Sumayad na talaga siya kasi maliit lang. Maliit lang ang puno. Ayan. Salamat sa mga nanonood. Kung sino pa po yung hindi nakapag-subscribe, please click the subscribe at saka paki-smash naman yung bell button para updated kayo sa aking mga ina-upload na bagong videos. Thank you so much, mga kapinas. Hanggang sa muli. Thank you. Ingat lagi kayo dyan.